ko sa relationship and love. So, kita ko gusto ko na relax, gusto ko na open-minded, gusto ko na totoo, seryoso. May secret naman siguro. Mahirap maghula ng tao, guys. Mahirap maghula ng isip ng tao. Mahirap din maging stalker, maging liar, maging obsessed din. And wala pala, rin, papakulong ka lang pala. Di ba? Magagalit ang tao sa'yo. Ayaw ko ng mga taong ganun. Yung paasa din, wala pala. I don't waste my time to person that useless, wala namang mabenefit sa'yo. Magagalit lang sa'yo. Paasa lang, assuming lang tayo. Then, marami namang iba. Bakit ba ako magpapahirap sa mga taong ganun? Bakit papahirapan ko yung sarili ko na malaya naman tayo masaya, malaya naman tayo lahat. Kung ayaw niya, di huwag. Bakit pipilitin ko ba sarili sa mga taong ayaw sa akin? So, yun lang po guys. Ako sabi ko, idea tayo, solution tayo. Kasi importante sa relationship, totoo, at saka constant communication. At saka importante na may hindi naman ibig sabihin na friends na kayo. Iniibig mo siya, din iba palang iniisip niya. Hindi ko mababasa. So, hindi ako masyadong seryoso sa mga babae kasi alam ko, maraming tinatakbo ng isip nila. Maraming ginagawa. Maraming silang desire. Pwede pa bago-bagong isip nila. So, sa mga babae, hindi na ako masyadong nag-i-expect. Kasi nakita ko, bago-bago ng babae. Gusto ko lang, mga tao totoong nagmamahal sa akin, may respeto. At saka totoong loyal sa akin. Yun lang talagang formula ko na maiibig ako sa isang tao. Pero kung nakita ko na, medyo sinasaktan ako, sa una pa lang, naghahanap na siya ng iba, naging stalker ka na kasi lagi mo na siya hinahanap yung profile niya sa FB niya, may kausap siya ng iba, nagagalit ka na, gusto mo lang ng iba na parang assuming ka lang, parang gusto mo lang sa kanya lang mundo. Hindi, naisip ko guys, maraming mga tao na dapat tutunan sa relationship. Dapat hindi mo siya, bigyan mo siya ng kalayaan. Kung magkalayaan na, sige, bibigyan kita ng time na mag-repair sa sarili niyo. Kung gusto mo pa rin ako, ikaw, pero kung ayaw mo, di, malaya ka. Wala, hindi kita pipilitin. Ganun ako, open country, open government. Ano, parang UN at saka everyone has own right. Pero kung nakikita ko na ayaw mo talaga sa akin, kahit ayaw mo na talaga, isang po lang ba sa ibang tao, sa sarili mo, kung ayaw niya talaga sa'yo, wala, huwag natin pilitin. Kung ayaw niya, di huwag. Huwag pilitin ko ba yung sarili ko sa mga taong pabebe, assuming, at saka nagpapahabol masyado, at saka stricto. Hindi, nagbabase ako sa respeto guys. Hindi siya nagbabase sa pera, o mayaman ka, or mahirap ka. Determination yan, hindi naman lahat ng mahirap masama, hindi naman lahat ng mayaman masama. Depende sa family background, sino siya, paano siya napapalaki. Hindi ako masabing Mr. Perfect guy, kasi hindi ako naranasan ng mga love life guys. Naranasan siguro ko, mga piki lang yan. Hindi seryoso yan. Sa nakita ko ang relationship at love, seryoso talaga siya kasi dapat isang tao lang dapat mamahalin mo. Dapat hindi ka pa bago-bago. Kung siguro ako, kung may minamahal ako, naghahanap ako ng iba, yung minamahal ko baka may problem yun. Example lang kung ako, kung bibigyan ako ng situation or analysis, kung bibigyan ko ng ganun, kasi sa sobrang kakasilos mo, no, wala siyang reaction sa iyo. So, wala lang, kung wala kang time sa akin, wala rin akong time sa iyo, wala akong pakialam. Kasi, mahirap naman, pipilitan ka, magagalit ka lang naman. Mahinanap ka naman ng iba. So, maghanap na ako ng iba, diba? Kung gano'n na situation na ayaw niya sa'yo, then gusto pala, ayaw mo ng mga gano'ng guy kasi mahirap na. Mahirap ng gano'n, marami. Sabi ko lang, sayang lang naman yung isa na babae. Kung gusto ko rin, may isa na pang-baby rin. Isipin nyo guys, sa love and relationship, mapunta naman sa marriage yan eh. Sa susunod siguro, marriage life. So, magagawa siguro ako this week, ano bang gagawin ko. Anong plano sa life? Mas maganda yun kasi, mas maganda yung open tayo na tao. Wala tayong tinatago, wala tayong kinikilingan, wala kasi nungilingan. Dapat, anong sinasabi natin, gagawin natin? Kasi, mahirap nang maging tayo mapunta sa trials, patayan, sutukan. Ayaw ko na mga away, ayaw ko na mga gulo, gusto ko peace. Peace life, gusto ko ng magandang buhay, settlement na maganda. Siguro, maganda. Hindi na siguro magsiselos guys, magagalit sa mga minamahal nyo. Hayaan mo na lang sila, maghanap ka na rin ng iba para pakita rin sa kanya o ano. Kasi, kung siguro, maging loyal ka na lang, pero may consequences lahat. Hindi naman lahat nag-aaway, magbabalikan. May nagbabalikan, may hindi. Depende kasi sa, siguro ang isip ng babae,
nagbabase din na yun kung anong reaction mo sa ginagawa niya. Kasi yung babae, tumitingin din sila, parang salamin din sila. Pinakita din nila sa iyo kung ano ka. Puro kung nagagalit ka sa babae, siguro, hindi na lang siguro magagalit, guys. Or, kung ano bang gagawin. Huwag na lang siguro. Nakikita ko na lalo mo papatulan ng babae, lalo siyang masasama. Lalo ka na masasaktan kung minamahal mo siya. Pero siguro ngayon, nakikita ko na hindi siguro masama siguro ibigay mo lahat ng tiwala mo, pagmamahal mo sa isang tao, kung may kakilala ka. Kasi naisip ko, hindi talaga siya maganda. So maganda talaga na love yourself. Tama talaga si Justin Bieber. Always love yourself. Be and love yourself na lang talaga. So come what may na lang kung anong mangyayari. Oh, sige, marami naman. So kung siguro kung maganda na ang kurso ng tao, kung may professional ka na, may isap, tamang kita ka na, stable ka na sa life, baka mga babae na o lalaki nang hahabol sa iyo. So sa ngayon, medyo natatrabaho pa lang, nag-aaral. So mag-ipon pa lang. So there's coming time na siguro, 5 years pa siguro ako mag-prepare ng ganun. Kasi para mas maganda, guys, na preparadong tao kasi naghahabol, nagmamadali. Hindi naman siguro nagmamadali yan. Hindi naman dahil sa anak yan o sa pera o sa sitwasyon. Stability ba? Yung maka-stable ka ng matagalan. Siguro sa relationship o sa ka-love siguro, hindi na lang siguro natin pipilitin sila. Hindi na natin maghanap ng iba. Ayan na lang natin. Baka testing lang nila yan. Baka trials lang nila sa atin. Kung gano'n ba na natin sila kamahal. O siguro, may mga tao talagang akala mo love, akala mo friend mo na sila. Hindi pala. Iba pala ang gusto niya. So, marami na akong mga times na pinagdaanan na. Hindi naman ako nakadaan sa relationship mga GF. Pero nakikita ko lang, parang friends lang, encounter lang, nakikita, naririnig. Medyo masakit, pero yamin na lang. Tanggapan na lang natin ang reality na in the coming times, ganoon talagang iniisip ko lagi, guys, sa pangit ng itsura ko, tanda ko. Wala raw gusto sa akin, nasama ako magsalita, bahala ako magsalita, parangka. Sabi ko, sa future na lang ako siguro. Pero sa future, dapat may backup na plano at gawa. So ang gawa ko is education talaga, importante, edukasyon, kalaman at respeto. So patuloy na lang this part 3 po. Thank you, guys.